Sa unang araw ng Modified Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila, nakapagtinda na muli ng cellphone accessories sa Maynila si Melody. Pinapayagan na kasi sa 50% capacity ang mga retail store kahit non-essential. Pero sabi ni Melody, matumal pa rin ang benta. Sa buong maghapon, 300 piso lang ang kanyang kinita. Dito pa niya kukunin ang pambili ng pagkain, gatas, gamot at diapers ng 3 maliliit na anak. Tsaga na sa pagtitinda. Yan, tis-tis. Dati kumikita kami ng 1.5. Ngayon talaga 300 lang, 400. Ayon sa Department of Trade and Industry, nasa 1 milyong individual ang makakabalik na sa trabaho sa pagsasailalim sa mas maluwag na Modified Enhanced Community Quarantine ng Metro Manila, Laguna at Bataan. Pero libo-libong manggagawa ang hindi pa rin makakabalik sa trabaho dahil bawal pang magbukas ang kanilang mga industriya sa MECQ. Dining at saka personal care, marami rin yung na-employ niyan eh. Parang kung personal care services, mga 400,000 yata yan. Aray ko. At yun naman dining, because of take-out and delivery services, nakakabalik. Particularly yung nasa kitchen. Kung naapektuhan man sila, siguro nababawasan lang kasi nagkakaroon sila ng rotation. Kabilang naman ang mga salon, parlor at nail spa sa personal care services na hindi pa rin pinapayagang mag-operate sa ilalim ng MECQ. Kaya lubos na apektado ang kabuhayan ng manicuristang si Luningning. Pero kahit bawal, nagbakasakali siya kanina sa mga suki sa Blumentritt dahil wala na raw siyang makain. Nakatambay nga lang ako. Sa palengke, wala naman ang mapag-sidelanan. Habi talagang tenga ako ng bonggang-bongga. Habi ko, ano ba to? Paano ba to? Sa MECQ, bawal pa rin magbukas ang mga entertainment venues, amusement parks, indoor at outdoor tourist attractions, indoor at outdoor sports courts, at mga gym at fitness studio. Pero pwedeng mag-exercise sa labas ng bahay basta't susundin pa rin ang minimum health protocols. Ang mga lokal na pamahalaan ang magdedesisyon kung lilimitahan ang oras ng outdoor exercise. Sabi naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, hindi magkakaroon ng malaking epekto sa tumataas na COVID-19 cases ang isinagawang 2 linggong ECQ. Noong nag-usap po ang ating mga eksperto kasama po ng ating mga iba't ibang ahensya on data analytics, nakita natin that ito pong ginawa nating ECQ compared to our previous ECQs, parang hindi magkakaroon ng malaking dent dun sa epekto dun sa tumataas na mga kaso dahil ang dami na hong modification. At kahit nagluwag ng restrictions, dapat magtuloy-tuloy pa rin umano ang pagpapatupad ng granular lockdown sa mga lugar na may mataas na kaso ng COVID. Kailangan talaga mapukpok natin na ang ating bakuna ay matumaas po ang bakunahan. Pangalawa, yun pong ating isushorten yung duration from the time that we detect to isolate. At saka yung pangatlo po, dapat compliance to minimum public health standards. So hindi po tayo nag-ease ng restrictions. Wala pong bukas na establishments na non-essential ngayon. Kahit na nilagay sa MECQ, hindi pa rin ho pinayagan ng non-essential sectors. So ibig sabihin po, ang pinapalabas lang po yung mga magtatrabaho talaga for the essential sectors na meron tayo sa ngayon. So actually, this is not really a disconnect. Ayon kay Vergere, hindi lang ang community quarantine ang sagot sa pandemya. Kailangan din anya ng personal na pag-iingat at pagsunod sa minimum health protocols. Bianca Dava, ABS-CBN News.